Morning mga meme, this is Rico Mori and welcome back to my channel. Kayo ba ay madalas makapulot ng piso sa kalsada at ano ang ginagawa ninyo? Ganito, tuturuan ko kayo kung anong dapat yung gawin para ang piso na napulot ninyo ay mag-turn na pampaswerte at charm para sa inyo. Kung gusto nyo malaman kung paano, panoorin nyo ang video kong ito. Mga meme, kayo nga ba ay lagi nakakapulot ng piso sa kalye o sa kalsada o kung kahit saan lugar kapag kayo ay naglalakad? Halimbawa, kayo ay nakakita ng coins o ng piso o kahit na anong denomination ng pera sa kalye, ay damputin nyo kung ang pera ay nakita nyo na nakaganito. Nakaharap ang tao. Halimbawa, nakita nyo yan, 5 piso. Pag nakita nyo ang tao ay nakaharap na ganyan, nakatunghay na ganyan sa inyo at parang sinasabing, uy, damputin mo ako, kunin mo ako. O yan, kunin nyo. Pero kapag ang coins ay nakaganyan, nakita nyo yung ibon. Pero dito wala namang ibon. O yan, kapag nakatalikod, yan, nakaganyan. Tapos, parang inaakit niyo, uy, damputin mo ako, kunin mo ako. Naku, huwag nyo kukunin yun dahil yun ay may kaakibat na kamalasan. May nagtanong sa akin, paano kung halimbawa daw ay kahit hindi piso, kahit 5 piso, 10 piso, 25 o 5, basta sabi ko, basta kahit na anong denomination, basta't ang nakaharap ay tao, kunin nyo. Pero kapag ibon, ang nakaharap ay huwag nyong kukunin yon dahil yun ay malas yun. O, ganito. Sabi niya, paano kung papel, halimbawa 20 pesos, sabi ko, basta't nakaharap ang tao, kunin nyo. Di ganyan. Pero kapag nakatalikod, huwag mong kukunin. O, di ganon. Tapos sabi, paano kung nakatalikod? Nakatalikod yung pera, halimbawa perang papel, nakatalikod. Pero 1,000 nakatalikod. Sabi ko, abay, kunin nyo agad. Kasi yun ay maliwanag na swerte. Kahit pa yan ay nakatalikod o nakahiga o nakatuwad, kunin nyo basta't 1,000. Abay, ako'y mabilis pa siguro sa alas 4, dadamputin ko yon at ako'y magja-jollibee. O, di ba? O, sinong nabusog, di ba? Ako rin. E di, ganito, ang gagawin nyo, may nagtanong talaga sa akin, paano kung 1,000 nga daw ay nakatalikod naman? Kukunin ba daw ay hindi? Ay, sira ulo ka kapag hindi mo yun dinampot kasi bahala ka sa buhay mo. E di, sinong nawalan? 1,000 na nga, ayaw mo pa, tatanggihan mo pa ba? O, di ba? Oh, yun. Sabi ko, kunin mo agad, abay. Sus Mar Joseph, baka maunahan ka dyan ng iba, napakaraming, hindi ka makakapaglakad ng, makakapulot ng 1,000, paglalakad ka lang dyan, Sus Mar Joseph, kahit saan ka sigurong lupalot makaabot kung ano, nako, bihira ka makapulot ng 1,000. O yun, basta't pero kung coins at basta't nakaharap, kunin nyo agad dahil yun ay may dalang swerte. Kasi alam nyo ba na yung mga coins daw na nalalaglag sa isang tao tapos nalaglag siya, ang ibig sabihin niyan ay may pupuntahang ibang tao. Gusto niyang pumunta yung halimbawa ibang swerte, pupunta dun sa ibang tao. O yun, gusto niyang i-share yung swerteng dala niya sa iba. Pero kapag ang coins ay nakatalikod, huwag niyong dadamputin. Kasi di ba meron yung mga pamahiin yung pag may patay? Di ba may naglilibing? Kanto, ano gawain nyo rin ba yung halimbawa may nakasalubong kayo, nasa jeep kayo, nasa kotse, na kapag may nakasalubong kayong patay, maghagis daw kayo ng coins, kahit 1 piso lang or kahit magkano, kahit 2 piso, 3 piso, maghagis kayo tapos sabihin nyo, bulungan nyo ang coins na ganito, lahat ng mga kamalasan ko, lahat ng problema ko, lahat ng sakit ko ay dalhin mo at kasama sa hukay ng patay yon, at madadala na yon, kasama na yon, o kunin mo ang lahat ng mga problema ko at lahat ng lahat ng problema at lahat ng mga kamalasan ko, ganyan, dalhin mo. O, tapos ihagis mo ganyan. Huwag mo nang lilingonin. Pagka ano, wala ko munang ililingonin yun. Ganon. Yun. Halimbawa, napulot mo. Yun din nasalan niya. Nasabi niya, dalhin mo lahat ng kamalasan ko, lahat ng utang ko. Ay, kunin mo. Tapos dadahin, dinampot mo. Ay, nakatalikod. Sa'yo, mapupunta yung utang niya. Hala ka. Oo, ganon yon. Pero kapag nakaharap na ganyan,
Halimbawa, kung ang winish niya ay bigyan mo ko ng maraming pera at tanggalin mo lahat ang kamalasan ko at lahat ng problema ko at bigyan mo ko ng maraming pera, di tanapan mong ganyan. O yun, napulot mo, ikaw ang nakapulot nung naka ganyan, ikaw ang suswertihin. Kung sino ang nakapulot. Kaya minsan iba yung mga patay, agaw-agawan sila dyan. Tingin ka nila. Yung iba kasi, eh kahit nakatalikod, eh pinupulot. Ay naku, wag niyong pupulotin, baka yung nakipaglibing. Pulutin niyo kapag nakita niyo ang pera ay nakatunghay na ganyan. Kasi yun yung swerte, lalo na yung sa patay. Yung napulot niyo sa patay. Oo, kasi sabi, ang swerte daw ang pera ng patay. Lalong-lalo na yung pera ng patay na unang ibinigay sa kanya nung namatay siya at una niyang hinawakan, pinahawak sa kanya, yung or unang inabuloy sa kanya. Kapag yun daw ang ginamit ninyo sa business ay swerte. Opo, swerte yon na yung perang yon ay gagamitin nyo sa business. Ang gagawin nyo doon sa pera ay babalutin nyo ng unton na pula, gagawin nyo siyang unton, lagyan nyo siya ng asin, dasalan nyo rin, ritualan nyo, lagyan nyo siya ng asin tsaka ng dahon ng laurel. Sabi mo, bigyan mo ko ng swerte, ikaw ay maging charm sa akin at ikaw magbibigay sa akin ng katakot na swerte na umaapaw at liglig at siksik na biyaya at mga blessings. Yun. Tapos ibalot nyo sa pulang tela, tapos gawin yung unton, ilagay nyo doon sa cash register nyo o sa bulsa nyo o sa wallet nyo. Tingnan nyo. Kung may business kayo, patok ang business nyo at talagang tudumugin kayo. Totoo yun. Yun yung swerte ng pera ng patay. Opo. Kasi ang ibig sabihin daw po nun kasi, yung unang nagbigay ng unang pera niya ng patay ay ibig sabihin, hindi siya mawawalan. Or yun yung unang-unang pera na binigay sa kanya, na pinahawakan sa kanya. Kahit any denomination, 20s, 50s, 100, basta kailangan daw yun, perang yun ay makuha mo sa kamay ng patay. O paano nyo gagawin yun? Ganito, kapag bago ilibing ang patay, kukunin nyo na yung pera niya. Yung hawak niya, ba may nagbigay unang araw ng lamay. O pagkapatay, pagkalagay sa kabaong. Iyan o, ito po abuloy ko, ganyan. O ito po, tanggapin niyo po ito, ganun. Ang gagawin ng anong kamag-anak, ilalagay sa kamay ng patay. Oo. O yung iba mismo, minsan talaga sila, naglalagay sila mismo ng pera. Halimbawa, isang bundle, halimbawa, isang 1,000 o 100 na tigbe-20-20 kasi ipamimigay niya yon sa mga kapatid niya, sa mga pamangkin niya, siguro sa asawa, ganun. Tapos gagamitin niya sa business kasi swerte nga daw talaga yon. Totoo po yon. At di yon, kapag ganito, nakita niyo yung patay ay walang kasama at nag-iisa, kukunin niyo, bubuksan niyo yung kabaong at kukunin niyo yung pera doon sa kamay. Tapos papaltan niyo rin, halimbawa 20 pesos yon, paltan niyo rin yon ng 20 pesos ulit. Yung unang binigay niya, nasa inyo na yung bertud o yung power nun. Oo. Ang sinasabi daw, kailangan daw yun na hindi nakikita ng iba pag kinuha. Kaya ang usually ang nakakakuha nun ay yung anak o yung asawa o yung mga pamangkin o yung basta kung sino ka mag-anak. Siyempre, alam ka naman, kayo pumunta ba doon sa burol ng patay para lang halangkatin mo yung kamay. Halangkatin mo yung kamay ng patay. Di ba? Hindi. Siyempre, ang kukuha nun ay kung halimbawa kamag-anak mo, bawa, lola nyo yung namatay, di kay apo, naandong ka, di kunyari, kayo yung makikipag-usap, magmamaalam ka, buksan mo, kunyari, akapin mo lola mo, o hablikan mo, tapos kunin mo na yung pera sa kamay niya. Yun, katulad din yun nung napupulot na coins sa karsada, yun ay magbibigay din ng swerte sa inyo. Haganto, ang gagawin nyo, ibabalot nyo sa telang pula, lagyan nyo ng asin, at lagyan nyo ng dahon ng laurel, at dadasalan nyo, triritualan nyo. Pagkatapos, ilagay nyo sa wallet nyo or sa bag nyo or kung may negosyo kayo, sa cash register mismo. At makikita nyo, talagang subok na dahil yun yung pamahiin ng patay. Pera ng patay, totoo po yun. Yung pera ng patay talaga napakabisa at yung napupulot sa karsada na piso o yung any coins na nakaharap ang tao. Pero kapag nakatalikod ang tao, huwag niyong kukunin. Ay nakatalikod na ganyan ng coins, ay huwag niyong dadamputin. Hayaan niyo na diyan, bahala na sila. Pero kapag 1,000, ay nako, damputin niyo.
damputin nyo agad at ibilin nyo ng kung ano, halimbawa kumain kayo sa Jollibee, sa 7-Eleven, pabaryahan nyo. Kasi pag napabaryahan na daw yan, kahit nakatalikod yan, yun, mag-iiwan kayo ng piso or 5 piso, yun yung itatago ninyo. Kasi part yun nung napulot ninyo. Pero, sabi, parang joke nga yun na, ay, 1,000 kukunin. Eh, pangaka kung hindi mo kukunin, bahala ka sa buhay mo. 1,000. Eh lang naman, sipain mo pa yun, nakita mo na nga, ngayon na nga 1,000. Diba? Pero yun ay parang sabi nga ay joke nga lang. Pero mas maganda kung ang makita nyo pa rin na kahit 1,000 yun o 100 o 500, basta nakaharap ang ano, yun ay pinakaswerte-swerte, huwag nyong gagastusin. At huwag nyong isasama sa pera ninyo. Ihiwalay nyo siya, balutin nyo sa telang pula at gawin nyong charm. O siya, mga meme. O yun na nga, mga meme, ha, ganito. Kapag kakukunin nyo halimbawa yung pera ng patay, ay halimbawa at ililibing na kinabukasan. Yun, saka nyo lang kukunin yung pera ng patay. Kailangan bago siya ilibing, o halimbawa kinagabihan, kinabukasan, ay ililibing na. Pwede yun na nang kunin yun. O halimbawa mismo sa araw ng libing, diba sa simbahan ay binubuksan yan. Pasimple na, dukutin nyo na yung pera. Kunin nyo na doon. Kasi baka, kasi pagka halimbawa, pagka gabi pa lang at na marami pang tao, syempre, huling lama yan, di karamihan yan ng mga daming tao. Pagka yung madaling araw na wala na talaga, tulog na yung mga tao, syempre matutulog na yung mga kasama nyo doon. Yung pasimplehan nyo na lang, kunin nyo na yung pera ng patay. Bubuksan nyo yung kabaong, pero dahan-dahan, baka malaglag yung takip, ay magbarog, ay sus marios, baka mabasag, kayo pa masisi ng... Masisisi pa kayo ng asawa ng namatay o kung mga kamag-anak. E di, ayun, sisimplihan nyo lang. Tapos, mamamaalam din naman kayo. Sabihin nyo, ay, lola, kukunin ko na itong ano, itong pera ng abuloy sa inyo. At ito, ibigyan nyo ako ng swerte dito, ha? Kasi gagamitin ko to sa aking negosyo. Ayun, di ngayon, palang nagpaalam lang kayo. Tapos yan, itago nyo yun. Huwag nyong isasama sa pera ninyo na nasa wallet ninyo. Balutin nyo siya ng papel or balutin nyo siya ng telang pula, gawin nyo siyang unton. Ngayon, riritwalan nyo nga muna yun. Siyempre, para mag-energize yung pera ng patay. E di yun, ilalagyan nyo ng asin, tapos lagyan nyo din ng laurel para pampaswerte. Kasama ng swerte ng pera ng patay at ang swerte at ang power ng laurel. Kasi sobrang bisa niyan, di ba? Yan ay babalutin nyo sa telang pula at yun ang gagawin yung charm. O, yun. Ganon. Pero kapag ka, halimbawa ay may nakakita, sabi, o, ano bang ginagawa mo dyan? Bakit hinahalungkat mo yung ano, kabaong? E di ganon-ganyan. E di sabihin nyo na kukupapaltan mo lang yung pera ng patay. Pwede naman po yun. Pero... Siyempre, kailangan kamag-anak din kayo nung namatay. Kasi baka mamaya kayo pupunta pa sa, nadayo pa kayo kung saan burol at ihahalongkatin nyo yung patay. Di kayo, baka kayo masampiga pa. Sabi, hay, ba't may pinapakailman niyang patay? Namin, ganyan. Kasi siyempre, eh, hindi naman, wala naman kayo kinalaman sa patay. Eh, kahalongkatin nyo at bubuksan nyo pa. Eh, di kukunin nyo lang naman pala yun. Yun ay pang umit at pag nanakaw yun, baka kayo masampiga nga ng mga kamag-anak. At sinasabi ko, mas maganda rin po din yan kung halimbawa, yung pera ng patay ibinigay sa inyo. Halimbawa, nanay nyo, kumuha dun sa nanay niya, kuha niya yung sa lola nyo. Siya ang kumuha. Tapos, kinabukasan, ibinigay sa inyo. O anak, yan, gamitin mo sa negosyo. Yan, maganda yan. Napakabisa niyan. Kasi, inirigalo sa inyo, pinagkaloob sa inyo. Pero maganda rin yung kung kusa kayo ang kukuha sa kamay ng patay. O siya, yan ha, ganon. O enough na yung mga pera ng patay. Yun ang ano, ritual at yun ang rules ng pampaswerte ng pera ng patay. Yun yung ano nyo, gagawin nyo. Yang namang sa coins, sinabi ko nga sa inyo, kapag nakapulot nga kayo na nakatunghay at nakaharap ang tao, yun ang pupulutin nyo. Pero kapag kayan ay nakatalikod, ay huwag na huwag nyong pupulutin yan. At yan ay may kaakibat na malas. O siya ha, mga meme, kung kayo ay hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe and like and share my vlog at paki-notify yung paki-bell na rin yung notification ko para kayo yung ma-notify every time na mag-vlog ako ng bago kong video. Okay mga meme, stay happy and be fresh.